Papait. Oo. Papait ng paniki. Paniki tarlac, ayan. Pag di mo kilala siya, isipin mo na parang gamo siya. Pero masarap daw. Sige, subukan natin. So gawa to sa asukal. Wala lang. Ito naman. Ano po itong parang sa binan? Gawa din sa ordineta naman 'yan. Ordineta city pagka sinan. Ano? Oh, kanin. Oh, kanin isda po. Tapos ginigisa. Ngayong araw ay papunta naman tayo ng norte, kung saan ay pupunta tayo sa Paniki Tarlac. At alam nyo ba, matatagpuan ang Paniki Tarlac sa pagitan ng mga bayan ng Girona sa Timog, Moncada sa Hilaga, Anao at Ramos sa Kanluran. Habang sa silangan naman ito ay ang Camiling at Santa Ignacia. Nasa layo itong 146 na kilometro mula sa Maynila. Ngunit alam nyo ba na nagmula ang pangalang Paniki sa salitang Ilocano na pampaniki na nangangahulugang paniki sapagkat tampok ng bayan na ito ng mga yungib at tinitirhan ng mga paniki. Sa madaling sabi ay talaga namang napakadaming paniki rito. We are now here in Paniki Tarlac. Dito tayo sa public market nila. Ikot-ikot lang tayo at tinan natin kung ano naman ang meron dito. Hanap tayo na makakain. Ang kaibahan lang, no? Malaki yung ano, palengke nila. Saka malinis yung kanilang palengke. Ay, may mga kanin din. Toronto, ano? Mga magpon. Oh, tayo sa market. Market. Pasok tayo dito sa loob. Meron sila ditong mga homemade na longganisa dito. One time na nagawi ako dito, natikman ko na rin yung kanilang longganisa. Dito kami nakabili kay ano, May, Belgian Weba, store. Meat store. Actually, isang ganitong oras, mga 3 PM na, wala na masyadong ano dito, nagbebenta. Mga pa ilan-ilan lang, yun na lang yung natira dito. Maganda lang dito. Kaya ako gusto rin na may pakita nga sa inyo ay maluwag, no? Maluwag yung kanilang palengke dito, tsaka nakaayos. Ang ganda ng ano. Thank you po. Oh, daw, kuya. Hello. Okay. Shout out. Bye, kuya. Yeah. Andito naman sa labas, yung kanilang ano. So dito, kahit ganitong oras, may mga mabibili ka pa ding isda. Kahit ganitong oras na, may mabibili pa rin tayong isda. Kaya yung mga gulay na kailangan natin, dito ay available sa ganitong oras. Ano yan? Talong. Ito oh, ang ganda. Kakaiba. Pampakbet. Tsaka ito, ano? Masarap yan. Mapait yan, pero masarap yan. Papait ng paniki. Paniki tarlac, ayan. Papait daw tawag dyan. Papait, maligoso sa Kapampangan. Maligoso sa Kapampangan, no? Sa mga taga-Kapampangan dyan. Ito, ay familiar ata sa inyo itong anong to? Gulay. So, papait daw ang tawag nito. Pero ano nga ba pala ang papait? Sarsalida, papait, bitter leaf or slender copperweed in English. At merong scientific name na Bacopa monaire, na kadalasan naman talagang paborito ng mga taga-Norte or mga Ilocano. Based on Healthline.com, we have 7 emerging benefits of Bacopa monaire. Bacopa monaire is an ancient herbal remedy that today has proven benefits. It may help improve inflammation, reduce ADHD symptoms, and prevents anxiety and stress. So dito pala ay maraming benefits tayo makukuha bukod sa pwede nating iulam. So number 1, ano ba yon? Contains powerful antioxidant. Number 2, reduce inflammation, may boost brain function, may help reduce ADHD symptoms. So, ang ADHD symptoms is attention deficit hyperactivity disorder. So, makakatulong din or makaka-reduce ng symptom. So, number 5, may prevent anxiety and stress. So, importante to, lalo-lalo na kung palagi kang nai-stress sa buhay. And may help lower blood pressure levels. So, sa mga high blood, pwede. May have anti-cancer problems.
property. Alamin din natin yung side effects. So lahat ng sobra naman ay bawal naman talaga. So bakopa mo na yung side effect is for example, it may cause digestive symptoms including nausea, stomach cramps, and diarrhea. Bacopulmonary is not recommended for pregnant or breastfeeding women as no studies has assessed the safety of its use during pregnancy or lactation. O bawal siya sa nagpapadede or buntis. Ito kasi pagdating na sa ibang lugar, wala nang masyadong katulad nito. No? Yung kakaibang mga produkto din nila dito sa Tarlac. Sige, susubukan din natin. Pag-isa mo ng bawak niya kasi kuya. Pero mapait siya, mapait. Oo, pag nasobrahan ng luto. Dapat pagkaganon lang ng pagkakulo. Okay, so ayun. Dapat tama lang pala yung pagkaluto ng ano, ng papait na yan. Para at least, matry din natin yung sinasabi nila na papait. Ako, lagyan mo lang ng konting pan, ng konting asin, kakamaging sarap ko. Papait daw. Yung texture niya parang... Parang daw? Oo. Pag di mo kilala siya, isipin mo na parang damo siya. Pero, masarap daw. Sige, subukan natin. Magkano yung per kilo nito? Per kilo o per tali? 15? 50. Okay. Sige, try natin. Ta? Hardiness lang, okay na. Yan, sa mga mahilig mo. Alak niya. Nalungko. Yan. Pero sa Pinas, okay na. Best na yun. The best na yan. Sige, subukan natin yan. Shot natin si ate. Siya yung nag-offer ng ano na. Siya yung nagpakilala ng ano, ng isang product dito sa atin sa Paneke. Ito lahat ang malambot, ako din mo. Lahat ng malambot. Lahat ng malambot. Basta abot ka, huwag ka nang abot dito sa dulo. Ito lang. Dulo lang. Ito mama lang. Basta malambot, lahat ng malambot. Kulin mo para hindi sayang. Sige, thank you. Taga rito rin kayo, te, ano? Oo, taga poblasyon. Shoutout sa mga taga poblasyon dyan. Puto ng mukha na. Puto ng mukada. Ayun, so meron din kilala dito pala na ano, kakanin, puto ng mukada. Hindi natin naabutan kasi hapon na tayo dito. So mostly, umaga lang ang nagbebenta nila dito. Lalo na syempre yung mga kakanin, di ba? So mga naghahanap talaga, kahit naman sa atin, umaga lang talagang nagbebenta ng ganun. So swerte lang kung pag umaga. So mas maraming nagbebenta dito. Duruman yung may yelo? Umaga. Sige, thank you, te. Okay, bye. May shout out to you, ate. Tarlac. Parting hero na sa Tarlac. Gawa to sinaklub. Pero mapamis to eh, no? So, gawa to sa asukal. Wala lang. Ito naman. Ano po itong parang sabaw? Ayan, suka yan, sir. Asuka. Sukang ano? Binal. Binal? Gawa din sa? Ordaneta naman yan. Ordaneta City. Parang masarap siya. Sukang ano siya? Liog, palm, parang yung parang ganun siya na parang tinimplahan tubo. Na oo, tubo. Kasi 'di ba may sukang niyog, may sukang oh, iba naman 'yun, iba-iba 'di ba po? Pero to talagang po. Yun, so puro mga Pangasinan ng ano. Yes, ang produkto ng produkto ng ano. Shout out kay Ate. Shout out. Ano 'yan, Ate? Amuro. Ano yung buro na yan? Dito rin sa ano? Ako, gawa dito. Gawa dito po sa ano. Ano siya? Combination of? Kanin. Sa ibang lugar may kulay yung ano, ano, buro. Yung ano po, yung tipong tumir. So mostly, mga dito sa norte, mahilig sila sa mga ano, yan, mga buro. Tapos, sa part din ng Nueva Ecija, mga kakilala rin tayo dyan. Ganyan din. Pero, iba-iba rin kasi yung mga ingredients na nilalagay nila. No? Parehas lang din. Parehas lang din ba? Isa po. Ayun. So, pag nagawi kayo dito, guys, kung mahilig kayo sa buro, magkano yung ganito? 20 pesos siya. Siyempre, makita lang yun si ate. Ayan si ate. Sama natin. Bili kayo sa kanya. Sa, ano, sa Paneke Tarlac dito sa pamilihang bayan ng Paneke Tarlac. So, yun. Ito, magkano ito? 50 pesos to. So, yung ganito kalaki. So, ito guys. Kasama to sa mga pinopromote natin dito. Especially dito sa Tarlac. Ito yung mga native product din nila na
talagang pinopromote natin dito sa kanila. So halimbawa kung mahilig kayo ng mga ganitong pagkain, so ayan, nandito lang dito, madadaanan nyo lang dito si ate. Ayan. Thank you ate. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better than anyone I know. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All this year, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups, bumps in the road we've been until we break. We keep crashing down, but baby, we got up. Yeah, look at us now. After all these years, yours and mine, it's you and I. I know you better than anyone you know. Yeah, I know exactly how you bottle things up inside, but you don't have to be stubborn.